hindi mapatahan sa kakaiyak ang 4 na buwang gulang na si Baby Keith Sipat habang karga ng kanyang Lola Rowena. Nag-aalala rin sa kondisyon ng bata ang kanyang inang si Eliza. Si Baby Keith ang pinakabatang pasyenteng may dengue sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital dito sa 13 Martires, Cavite. Pero wala sila sa loob ng ward. Dahil sa dami ng mga tinatamaan ng dengue na dinadala dito sa ospital at kulang ang espasyo sa loob ng pasilidad, pati itong kanilang chapel ay kinonvert na rin bilang dengue ward. Pagpasok pa lang sa loob ng General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital dito sa 13 Martires, Cavite. Nagsisiksika na ang mga pasyenteng may dengue. 8-bed capacity lang ang dengue ward ng ospital. Pero ngayon, umabot na sa 70 ang bilang ng naka-admit na may dengue. Mula noong July, hindi na nawala ng pasyente itong lobby ng General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital. Sa ngayon, nasa 21 ang mga dengue patients dito. Lahat sila, mga bata. Mag-iisang linggo nang naka-admit dito sa ospital si Baby Keith, bakas pa ang mga pantal dulot ng dengue sa balat ng sanggol. Namamagana rin ang kanang kamay ni Baby Keith dahil sa dextrose. Kaya kailangang ilipat ang swero sa kaliwang kamay. Nung nagsuka na, tapos parang kaiba na yung ano, sabi ko sa kanya, "Nak, tara," sabi niya, "Nanay, parang masama na lagay ng anak ko." Sabi ko, "Tara, punta ako tayo sa Tracy, pa-check up natin para malaman natin kung ano sakit niya." Hindi, chin-check up nga po, may lagnat lang. Tapos sabi, "Dehydrate lang daw po." Di, ganun pa man po, nasa ER lang kami. Naghintay sila ng isang araw sa emergency room bago tuluyang mabigyan ng hospital bed. Ang kinababahala pa nila, dahil sanggol pa, hindi naman masabi ni Baby Keith kung ano ang masakit sa kanya. Ano ba yung kumusta sitwasyon niyo dito? Kasi wala po kaming PhilHealth. Yung ilano po din namin, yung paglabas namin dito. Kasi po sir, siyempre, ibang gastos naman po, hindi mo pwedeng sagot na lang lahat ng hospital. Sa ngayon, mababa pa rin ang platelet count ni Baby Keith. Isa ito sa mga sintomas na malala ang dengue ng sanggol. Nasa pagitan ng 150,000 hanggang 450,000 per microliter ang normal platelet count ng isang tao. Pero nitong Sabado, bumaba sa 10,000 per microliter ang platelet count ni Baby Keith. Nagsimula po siya sa 107, tapos naging 46. Tapos naging 19, tapos nga po kahapon, 10 na lang. Nakatakot na yun ah. Opo. O di kinailangan ng salina ng dugo? Opo, kahapon po. Gano'ng kalaking hamon itong hinakaharap nyo rito kung pag-uusapan ay mga pasyente na may dengue? Sobrang laking hamon talaga to sa amin, sir. Kasi ano eh, biglang tumaas yung dami ng pasyente na na-admit sa ospital namin ngayon. Mm-hmm. So, ang una kasi, allotted beds natin for dengue patients ay 8 lang. Biglang dami ng pasyente sa amin. So, naganap pa talaga kami ng ano, ng lugar kung saan sila pwedeng i-admit or kung saan sila pwedeng ilagay. Ano pa ang pwedeng contingencies pagkatapos niyan? Social hall namin. Ma'am, sa ganitong klaseng kondisyon, mahirap ito para sa mga bata, di ba? Lalo na para sa mga bata. Yan na lang yung nakita naming solusyon para magamot din sila. Kasi hindi na din naman natin sila pwedeng i-transfer sa ibang ospital, lalo na kapag dumating sa iyo, hinang-hina na yung pasyente. So ikaw bilang doktor, gagawa ka ng paraan para magamot sila. May blood bank naman sa loob ng ospital. Ang problema, hindi naman sasapat ang supply ng platelet na kailangan para sa mga pasyenteng may dengue. Ano po ba ang sitwasyon sa ospital? So ngayon po kasi dahil may outbreak, nakaranas po kami ng shortage. Yung kumbaga pa hindi po namin mapunan yung pangailangan ng karamihan ng pasyente. Kung pagkukunan yung source ng platelet, meron kayo. Kailangan lang
maganda yung pagkakalatag nyo? Kumbaga lang po, yung pagpaproduce po kasi natin ng platelet, medyo critical po siya kasi kailangan po right away po mag-proseso siya. Tapos after po nun, kung di po siya makukuha or makukonsume na pasyente, after 5 days, ma-expire na po. Para makuha ang platelet mula sa dugo, kailangan idaan ang dugo sa isang makina na tinatawag na refrigerated centrifuge. Para hindi mamuo ang platelet, kailangan ilagay naman ang mga ito sa isa pang makina na kung tawagin ay platelet agitator. So kung ang pasyente, ura-urada, right now, kailangan ng platelet, wala kayo, hindi nyo kayang produce agad yun, right now. Hindi po siya right away na po produce. So merong equipment na kayang mag-produce immediately? Opo, meron naman po. Pero yung malalaking ospital po na privado lang po, privado sa Maynila. Sa inyo hindi? Sa amin po, wala po kaming available na ganun. Kaya medyo may delay. Kaya alam naman natin kung gano'ng ka-crucial yung mga oras at minuto sa isang dengue patient, di ba? Pag may nanap po kami sa Maynila na area or kaya po sa Batangas, sa Laguna, dun po sila pupunta. Matapos ma-refer sa ospital, pupunta si Aling Rowena sa Red Cross Blood Bank sa Santa Cruz, Laguna. Bakit po kailangan na dito kayo pumunta? Kasi po wala po Tatlong oras ang biyahe pa Santa Cruz, Laguna mula 13 Martires, Cavite. Agad ding isinali ng dugo kay Baby Keith sa ospital. Kahapon, dahil namamagana ang parehong kamay ni Baby Keith, kinailangang ilipat sa paa ang swero ng sanggol. Kaya po nalipat sa paa po nakakuha, nakakita ng ugat na nalalagyan ng swero niya. Nung nasalinan po siya ng platelet, naging 29. Tapos po kahapon, bumaba ulit, naging 24. Tapos yung kanina po na kinuha, wala pa pong resulta. Ano po sabi ng doktor? Ano, yun po ang ano, binabantayan nga po yung platelet niya kung ano. Dahil sa labis na pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng dengue, idineklara ang National Dengue Epidemic. It is important that a national epidemic be declared in this area to identify where a localized response is needed and to enable local government units to use their quick response fund. Sa datos ng DOH, umabot na sa 958 ang bilang ng mga namatay dahil sa dengue. Higit na mas mataas ito sa naitala noong 2018 na umabot sa 582. Kasi pag sinabi po nating outbreak, sa isang lugar lamang po ito. Ngayon, kapag kumalat na po yung outbreak sa iba't ibang mga lugar, nakarating o kaya malalayo, doon po natin nasasabi na isa na pong epidemic, isang lalo na po na national epidemic bilang iba't ibang bahagi na po ng Pilipinas yung apektado. So yung sa pag-spike ngayon ng dengue, actually ma'am, hindi lang siya sa Pilipinas. No? May kita natin, regional din po siya. Maraming cases na din po sa Vietnam, sa Malaysia, sa Singapore. Kahit sa Bangladesh, ay nasasabi po nila na highest ever nila na rates ng dengue. So hindi lang po sa Pilipinas yung pagtaas ng kaso ng dengue. Isang bagay po talaga na kailangan pa nating pag-aralan kung bakit tumataas. No, posible po na baka may kinalaman din yung climate change dahil dun sa pag-ulan na hindi po maayos yung ating mga drainage, dun sa poor urban planning din natin, kaya dumadami po yung mga stagnant water dun sa ating mga komunidad. Sa Maasin, Iloilo, ginamit na maging ang isang basketball court para paglagyan ng mga pasyenteng may dengue. Sa Cavite, nagdeklara na ng state of calamity. Bibisitahin rin ng reporter's notebook ang pagamutan ng Dasbariñas sa Cavite. Ang capacity is 18 pero ngayon 17 po ang inpatients dito sa pedia ward po. 10 po ang dengue patients po na tumataas ang BP, yung iba mababa ang BP, binabantayan, baka kailangan pong salinan ng dugo. Sa intensive care unit ng ospital, naabutan naming nagbabantay si Lola Virginia. Nagka-dengue ang kanyang 10 taong gulang na apong si Mitch. Taas ng lagnat, on and off pa rin yung lagnat niya. Kaya ayun, dinala ko na siya dito sa Daska. Tapos nung tinignan nga,
nag-positive na siya sa dengue. Nang isugod sa ospital si Mitch, namamanas na ang katawan ng bata. Mapula ang mga mata at mataas ang lagnat. Friday, inadmit na dito sa ICU kasi sabi nga po ng doktor, critical na inlagay niya. Ang sabi ng doktor, may tubig sa baga, kaya pala siya namamanas. Patuloy pa rin inoobserbahan si Mitch sa ngayon. Dahil sa pagdami ng mga pasyente rito sa paggamutan ng Dasmariñas, naglagay na ng isang Dengue Emergency Medical Unit o tent mula sa Red Cross. Fully air-conditioned ang tent. 24 ang bed capacity nito. 19 ang naka-admit dito ngayon. Ano ang pwedeng gawin para maiwasan ang sakit na ito? Dahil kulang nga yung mga kama dito sa ospital, kulang sa kama, kulang sa espasyo. Itong kama na ito, 2 pasyente ang nandito. Buti na lang magkapatid sila. Pareho silang na-confine sabay kahapon dahil sa dengue. Sa hallway ng San Lazaro Hospital sa Maynila, pinagkakasya ang ilang pasyenteng may dengue. Puno na kasi ang lahat ng dengue ward. Noong bumisita kami, umabot na sa mahigit 200 ang naka-admit dito. 162 ang bilang ng mga pasyenteng nasa pedia ward as of September 2, 2019. Sa ngayon po, patuloy po ang pagtaas ng admissions namin ng patients who are diagnosed with dengue po. Okay, so last Friday, Saturday po, 130 lang kami, 140. Ngayon po, 162. So mostly, mga bata pa rin po ang na-admit. Pero ang kapasidad lang talaga na pwede niyong ibigay, ano talaga? Okay. Sa isang ward, sir, so this consists of 5 to 6 rooms po. We can only admit 5 or 6 sa isang room. Ang nangyayari po, 50 sa isang ward, nag-admit po kami ng 70, 71, 72. That's why ni-ready na po namin ang tent sa baba. So kung capacity ang pag-uusapan, ilan ang sobra niyo? Sa lumalampas kami, mga 26, 27 patients po per ward. Dahil kulang nga yung mga kama dito sa ospital, kulang sa kama, kulang sa espasyo, itong kama na ito, 2 pasyente ang nandito. Buti na lang magkapatid sila. Pareho silang na-confine sabay kahapon dahil sa dengue. Paano nag-decide na 2 sa isang bed? No choice na. Kasi sa kasi bumaba na talaga yung platelets niya. 60 na lang po. Buti na lang kahit pa paano meron. Baka sa iba, puno pa din. Kwento ni Terilyn, bukod sa kanyang anak na si Tyrone, ilang bata pa sa kanilang lugar ang tinamaan ng dengue. Bawat iskinita po, may mga bata nga dengue na. Ngayon, sa kasalukuyan, wala pa namang namamatay. Taon-taon po ba yan? Taon-taon po. Kasi last 2 years, may namatay pong bata. Dengue din. 5 pasyente ang kapasidad ng bawat kwarto dito sa dengue ward ng San Lazaro Hospital. Pero pilit pinagkakasya ang mga pasyente dahil sa sobra dami ng mga dengue patients, ginagawa itong pang-animan. Pero hindi pa rin talaga kasya. Kaya ito, nakikita ninyo, may mga nakalatag na folding bed dito sa corridor. Kabilang sa mga nasa pasilyo, ang 5 taong gulang na si Nathan. 3 araw nang naka-confine dito sa San Lazaro ang bata. 3 araw na rin siyang narito sa hallway ng ospital. Kumusta ang sitwasyon mo dito? Medyo hirap din po kami. Kasi yung ito po, yung pinanganak ko siya, hindi na pinanganak. Kumbaga, first time lang talaga. Biyernes nung nakarang linggo, nang magsimulang ilagnatin si Nathan. Linggo ng gabi, nang isugod siya sa ospital. Ang naramdaman mo ba nung Friday? Masakit yung ulo. Itong nasa katawan mo na yan, yung mga pula-pula na yan, kailan mo napansin yan? Sunday. Ah, nandito ka na nun. Kumusta ang supplies niyo?
Okay naman po, sir. We're doing well. Kaya pa naman po. Pag lumala pa, kaya pa rin? Pag lumala po, binibigyan naman kami ng assistance ng DOH po. Like what happened sa measles outbreak. Assistance may be in the form of supplies. So dextrose po, humingi kami ng SOS. Mm-hmm. Yung ibang hospitals po nagbibigay. Manpower po, binibigyan din kami ng doktor. So nagpapahiram sila ng mga pediatricians who go on duty dito po sa hospital. May iba't ibang uri ng dengue virus. So yung sa dengue, meron talaga tayong apat na serotype. No? Pwede kasing ginagamit interchangeably na strain at serotype, pero ang mas kilala po yung mga serotype po ng dengue. So yung dengue 1, 2, 3, at 4, so may apat po na klase ng dengue. Naiiba po ito, depende po dun sa mismong virus ng dengue kapag talagang pinag-aralan. Ngayon po dun sa, batay po sa mga pag-aaral, pwedeng iba-ibang sintomas ang makuha dun sa 1, 2, 3, at 4. Magsisimula po ito as flu-like. So yung tinatawag namin ILI, influenza-like illness. 2 days fever, pa-check po ang dugo. Then ang pasyente, yung obvious signs na po, warning signs na po talaga is masakit ang tiyan, nagsusuka. Okay. Warning signs na papunta na po sa severe, nose bleeding, gum bleeding, and maitim ang dumi. Sa datos ng Department of Health, karamihan sa mga tinatamaan ng dengue ay mga batang edad 5 to 9 years old. Ang ganitong edad rin ang may pinakamataas na kaso ng mga namamatay. Delayed response, no, na nakita natin. As early as March, nagsasabi na kami na tumataas ang kaso ng dengue. At nagsabi na kami noon na ang Department of Health na kailangan na yung maagap na implement ng ating preventive measures. Yung intervention ay mukhang at that time ay hilaw pa sa pag-i-implement sa local cov sa ating mga community. Until such time na talagang hindi na natin mapigilan na mag-declare talaga ng epidemic sa buong bansa para magkaroon ngayon ng malawakan at sabay-sabay at multisectoral na response para ma-address itong issue ng dengue. Sa Pilipinas, minsan nang ipinakilala ang bakunang Dengvaxia para maiwasan umano ang pagkakaroon ng dengue noong February 2016. Taong 2017 ang ipatigil ang paggamit ng Dengvaxia dahil maari raw itong maging dahilan ng pagkakaroon ng severe dengue ng mga naturukan na hindi pa nagkakaroon ng dengue. Pero sa pagdedeklara ng National Dengue Epidemic nitong Agosto, naging usap-usapan ang muling paggamit ng bakuna. Yes, I am open to the use of Dengvaxia again. Marami ang patay na. It's an epidemic. Now, compare it with vis-a-vis with those who died. I want to hear the words of the experts, doctors. Pero hindi po rin sinasara ng Department of Health ang kanyang pintuan. So maaari pa rin po mag-reapply ang kampanyang gumagawa ng Dengvaxia sa Department of Health and for the Department of Health as well to review and re-evaluate yung kanilang produktos. Hindi inirerekomenda ng World Health Organization o WHO ang Dengvaxia bilang solusyon sa nangyayaring dengue outbreak. Ang iba't ibang lugar sa bansa naglunsad na ng mga proyekto para mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Ngayon na nakikita nating mas lumalala, di hamak na mas kailangan po na mas mabigyan natin ng pansin yung mga preventive efforts natin sa dengue, no? Lalo na po yung mga campaign ng DOH tulad nung 4S, no? Yung kasama na dito yung sa pag-search and destroy ng mga pugaran ng lamok, dun sa paggamit ng mga self-protective measures, dun sa paggamit ng kulambo, o kaya nung mga pagpahid ng citronella. Seek early consultation na isang mahalagang bagay. No? So yung pag maaga pa lang na nagkakaroon ng sakit yung bata, ay kailangan matingnan na ng maaga para hindi umabot sa malalang stages ng sakit. Malungkot isipin na ang sakit na mapipigilan naman sana naging dahilan ng pagkamatay ng halos 1,000 katao sa unang 8 buwan ng taong ito. Bukod sa mga preventive measures, dapat ring maisaayos at gawing makabago ang ating mga paggamutan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.